Welcome to my channel, Glushes TV. Good morning, guys. Have a nice day. So, ito po, update po. Ako po ay natutuwa ngayong umaga kasi kalilinis ko lang po ng garden. Ayan, yung talungan. Teka lang. So, ito po yung garden ko. Tapos, ito yung front yard. So, nagwalis po ako ngayong umaga. And, nilinis ko yung talungan. Ayan. Ito yung talungan. So, ayun nga. Ay, siga pa ako. Nagsiga ako na. Apoy. Dinubdubang ko yung mga dating damo dito na natuyo na. Ayan, nag-clearing po ako. So, marami naman po siyang bunga ulit. Ayan, oh. Ayan. So, pasalamat po tayo sa binibigay na blessing ni Jesus. Kasi, hindi po tayo na-damage ng mga bagyo. Ayan. So, maraming bagyo po ang dumaan. At ito pong mga pahuli po ito eh. Ito yung nahuling punla. Pero tingnan nyo naman. At kahit siya ay nagbansot nung una, ay marami po siyang naibunga. Ngayon, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, ayan. 6 at ayan, parang tingin ko bubuko pa rin to. So napakarami po niyang ibinuha ngayon. Ayan, no, sunod-sunod. So ito ay yung nagbansot na punla, pero humabol po siya doon sa dalawa, kaya nakakatuwa. So ito rin, ito yung nagbansot. At medyo nasunog po yung leaves niya kasi po sa pagdudubdubdub ko dito, kaya tinanggal ko na. Kaya inilipat ko po dun ang pagdudubdub. Ayan. So mayroon naman nasunog po siya. Oh. Nasunog ng mainit na hangin na hulab na galing dun sa apoy. May naiibunga rin naman po siya. So marami na rin naman po ako nakukuha sa mga plants ko. Kaya thank you. Lagi po namin tinutorta. Ayan. Nagustuhan po ng asawa ko yung torta. Ayan. Dito po ako nagdudubdob. So yung mga kalat dun dati, kahit pa paano nagkaroon ako ng time para maglinis dito. So, dinubdoban ko po na po lahat. At yan pong mga pinagdubduban, mga abo, at saka po uling na galing sa pagdudubdob ay gagamitin naman po natin panglagay doon sa mga puno-puno. Kasi based on my research, yung mga abo po ng mga pinagsunugan at yung uling ay bukod sa nakakatulong sa nitrogen production, ay nakakatulong din pang anti-pest ba yun o ano, anti-snail yung gabok ng pinagdubduban. So, makakatulong siya para sa ating pest control o yung snail control pa. So, yun. So, kailangan pa po natin ng iba pang review, research, etc. para sa ating paghahalaman. So, kaya po ganyan ang itsura niya kasi pre-nuning ko na po siya lahat. Mga bagong pruning po yan, kaya medyo less yung dahon. So silip tayo sa ating bundok, hindi masyadong makita. So katatapos lang po ng bagyong Pipito, pero tayo ay nag-signal number 1 lamang. At naawa pa rin po ako sa ibang lugar kasi super typhoon. Nag-signal number 5 siya sa ibang lugar, ay kitang kita ko kung gaano ka laki ng damage at sana ay makarecover po sila.
tayo po ay pinoprotektahan ng bundok, kaya kahit papaano ay hindi po tayo bigyan ng napakalakas na bagyo. Ang huling bagyo na malakas po namin ay ang bagyong Nona. At dahil po sa bundok ay pinahihina po niya ang mga bagyo dito sa amin. So, ayan, kung makikita niyo po, ganito po ako mag-pruning. Ang babang parte, mula sa babang parte ay pinuprun ko po siya papunta doon sa bunga. So, kunwari, mula dinis sa puno, papunta dinis sa este, may mga sanga at saka yung mga dahon. So, tinatanggal ko po siya hanggang dito sa may bunga. Pero, starting from doon po sa bunga, pataas ay hindi ko po pinuprun. Dahil ito naman po ang kukuha ng pagkain galing sa sunlight, mga sa process ng photosynthesis na magbibigay naman ng tamang nutrition para sa ating bunga. Kaya hindi ko po tinatanggal yung mga leaves sa taas. At tinatanggal ko lang po ay yung leaves at saka sanga hanggang doon sa fruit. And then pagkatapos doon sa fruit ay stop na. Guys, isang surprise po. Good morning to all, kasi may na-discover po ako sa aking pagdidilig at saka sa aking pagwawalis yan. O, hindi ko natapos sa pagwawalis at saka pag pruning, talaga ako ay natuwa. Kasi doon sa nursery ay talagang bigla ako nagulat. Nagdidilig ako ay bigla na lang akong na surprise kasi may nakita ako dito sa ating bird's nest at nagulat po ako kasi namamatay po siya. Kasi kaya chinik ko anong problema ng aking bird's nest, bakit siya nadadamage. And then na-discover ko, ayan, kaya pala laging natakas yung aking manok ay dito pala siya nangingitlog. Ay nako, nakailang habol na ako sa manok at laging tumatakas po yung native. Yung pala ay dito siya nangingitlog. Kaya pala, so very thankful kasi ito palang ginawa niyang pugaran. Ay nakakatuwa po at siya po ay nangingitlog na yung aking native na manok. So nandito po yung aking native na manok. Ayan. Ginawa ko po siya ng pugaran. Ayan yung native na manok. Ginawa ko siya ng pugaran. Ay bakit ito yung laging walang itlog? Hindi siya nangingitlog. Ang tagal na niyang naputak. Dahil nag-meeting na po sila. Ayan, ito yung pugaran niya. Pero ako yung nagtataka sa kanya. Ba't hindi siya na-itlog? Ayun mo naman pala. Ay doon sa bird's nest nag-itlog doon sa may bird's nest doon sa nursery. Kaya naman pala, ay nako, hanap ako ng hanap, laging tumatakas. Natakas po siya dito, hindi ko alam kung paano siya nakakatakas. Yung pala naman naandun na. So ano kaya kung dalhin ko dito yung bird's nest at yung pala naman ay dito na itlog. Ayaw niya dun sa ano, yung pala gusto niya dun umitlog. Ipatong ko na lang kaya dun yung bird's nest. So, try natin, kukuhanin natin ano guys, at dito natin ilipat. So, thank you guys. Thank you, thanks God sa mga ano, blessing. Ayan, tapos itong swimming pool ay natanggal namin yung mga lupa, pepenturahan na lang. At malapit na rin ako na yung pakinabangan ng mga bata para mapag-swimming. Gagawin ko naman po, lalagyan ko ng cortina para hindi po mag-ano yung manok at saka yung taas kasi eh sira na, kaya lalagyan rin natin ng kaunting cortina para pag nagsiswimming sila ay comfortable. So nandito po yung labahan natin, pero pinapaganda po natin sila utay-utay at sana ay gumanda ang areyang ito kasi medyo messy po ito dati. Ayan,
Thank you for watching, guys, at always po subscribe sa mga bago nyo, sa mga bagong subscriber po ay salamat sa pag-click. At sa mga whitey friends po natin ay salamat sa continuous support, kasi nagkakaroon ng pag-aasa ang ating whitey channel. Thank you po. Thank you for watching. Hope you subscribe to my channel, Glacius TV, and click the like button.